Maraming mapapago at nakakatakot. Buwan-buwan mararamdaman sa katawan. Bisitan na naman si Red Friend. Kaya okay lang yan, kasama mo sa kalusugan pang kababaihan. Kaya huwag mahiya at huwag magapa, kasi ganyan talaga ang pagdadalaga. Huwag mahiya at huwag magamba, kasi normal lang yan, normal lang yan. Kaya huwag mahiya at huwag magapa, kasi ganyan talaga ang pagdadalaga. Huwag mahiya at huwag magamba, kasi normal lang yan, normal lang yan. Okay, Mik-Mik, ikaw na mag-serve. Ako na! Wala na tayong bola. Kiko? Bakit? Sandali lang ha. Papasok ako sa bahay. Okay. Iwan mo na kita ha? Sige. Sige. Ang ganda ng panahon. Round 2 tayo, laro ulit tayo. Ano ko? Oh, Mik. Okay ka lang? Ano kasi, Kiko? Ay, bakit? Hi, Mik-Mik! Hi, Kiko! Kumusta? Mik? Kiko, ano nangyari? Ate, kanina, naglalaro lang kami. Tapos pumasok si Mik sa bahay. Paglabas niya, yan. Ate, pwede pa kitang makausap? Kiko, siguro pasok mo muna sa bahay yung mga laruan niyo, ha? Sige po, ate. Ate Pia, may sugat ako. Nagbanyo po ako tapos nakita ko may sugat ako. Ano pong ibig sabihin nun? Nahihiya po ako lumabas. Mik, mukhang nagsisimula na yung menstruation mo. Menstruation? Oo, Mik. Kapag nasa tamang edad na tayo mga babae, yung mga edad mo, ganyan, nagbabago na yung mga katawan natin. Kasama na dito yung pagkakaroon ng regla or ng menstruation. Ito yung normal na paglabas ng dugo once a month. Tanda ito na nagmamature na yung reproductive system natin. Pag kasi nire-regla tayo, Mik-Mik, kumakapal yung lining natin sa uterus dito sa tiyan. Dito? Dito po sa tiyan? Oo, dyan sa may bandang bapapa sa puson. Dito. Opo. Dyan nabubuo ang baby. Ang nangyayari dito ay kumakapal yung lining ng uterus natin para maghanda sa isang egg cell. Ha? Para tayong ibon o manok? Hindi. Kasi ang kaibahan nito ay napakaliit ng egg cell. Kasing liit lang ng mga hiblo ng buhok mo. Huh? Mas maigi siguro isipin natin na para tong buto, ngunit kesa halaman ang tumutubo dito, baby ang nabubuo. Wow! Ang mga katawan natin ay napakaganda, Mik-Mik. Magaling din itong maglinis. Kaya kapag ang egg cell ay hindi na fertilize, lalabas ang makapal na lining na ito bilang regla or menstruation. At nangyayari ito every month. Kaya ang tinatawag natin dito ay buwan ng dalaw. At dahil nagsimula ka na, ang ibig sabihin nito ay nagmamature na yung katawan mo. And that's a good thing! Normal lang yan. Lumalaki ka na. Hi! Naku, sorry po. Mawalang galang na, ate. Mik-Mik, narinig ko kasi yung pinag-uusapan ninyo. Okay lang po ba magtanong? Sige, tanungin natin si Mik-Mik. Mik, okay lang ba? Sige, pero atin-atin lang muna ha. Okay lang?
okay lang. Eh, ate, pati ba ako magkakaroon ng regla? Hindi, Kiko. Nangyayari lang to sa mga natural-born na kababaihan na pinapanganak na may female reproductive system. Ah. Itong mga nangyayari kay Mik ngayon, ibig sabihin, nagsisimula na siya maging grown up. Pwede ka na kasing magsimula magkaregla between 8 to 18 years old. At sa simula, maaring hindi pa to regular. Depende kapag stress ka, huh? O matindi ka mag-workout, or hindi wasto yung pagkain mo, o kaya kung may emergency na situation. Eh, gaano po ito katagal, ate? Oo nga. Kadalasan mga 2 to 7 days. Depende, bawat babae magkakaiba kasi talaga. Eventually, magiging regular din yan. So, kailangan mo lang talagang tandaan kung anong petsa ng period mo. Ate, dugo po yan, di ba? Oo, Kiko. Kaya kailangan ni Mik gumamit ng sanitary pad para hindi madumihan yung damit niya. Kung dugo po ito, hindi po ba parang may amoy yan? Nangyayari to kapag may bakterya na kadalasang dumadami pag mainit o basa ang isang lugar. Kaya kailangan magpalit tayo ng pad every 3 to 5 hours para maiwasan natin ang kahit na anong amoy o infeksyon. Menstruation. May narinig po ako sa atin ng kalaro ko. Sabi niya, premenstrual syndrome. Ayun pala yun. Ano po yun? So, ang premenstrual syndrome or ang PMS na tinatawag natin ay very common ito sa mga ating mga kababaihan. Naapektuhan nito yung aming mga pag-uugali, mga pakiramdam, emosyon. Nangyayari ito bago kami magkaroon. Minsan, pwede kang maging malungkutin, aligaga, moody, mas maganong kumain. At ikaw, Mik-Mik, dahil lumalaki ka na, mas madalas ka na rin magkakaroon ng mga pimples o kaya ng acne. Lagi ko ang naririnig sa ate ko yan. Yun pala yun. Parang nakakatakot, Ate Pia. Ang daming nangyayari. Ako, hindi naman problema ito, Mik. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo kanina, normal lang ito ng pagiging isang babae. Pagiging isang tao, hindi mo kailangang magpatingin sa doktor. Siyempre, pwera na lang kumonsulta tayo pagka, halimbawa, 15 years old ka na, tapos hindi ka pa rin nagkakaroon ng monthly period mo, doon magpapatingin ka. O kaya pagka 2 years na, nagkaroon ka na, pero hindi ka pa rin regular, ayan. O kaya pagka hindi mo buwanan, tapos dinudugo ka. O kaya pagka nagkaka-cramps ka na hindi maalis ng gamot or ng kahit na anong ibuprofen. O kaya pag dinudugo ka na sobrang dami at oras-oras na nagpapalit ka na ng pad, ganyan. O kaya pag lumalampas na sa isang linggo yung period mo, o pag yung PMS mo ay nakaka-apekto na sa araw-araw mo na aktibidades, doon ka pala magpapatingin, pero normal naman. Wow! Marami pala kayong pinagdaraanan, ate, Mik-Mik. Oo, Kiko. Ikaw din, meron ka rin mga sarili mong changes. Ako rin? Meron ka din. Pero sa aming mga babae, itong mga changes namin pang matagalan, buwan-buwan. Huh? Kaya, pero walang nakakahiya dito ah. Normal lang to. Ganun pala. At ikaw, Mik-Mik, kumusta ka na? Medyo okay na po. Ano po yung susunod na gagawin ko, Ate Pia? Oo nga. Sa ngayon, tingin ko maglinis ng pangangatawan at magpalit ng damit. Kasi mukhang kanina pa yata kayo naglalaro, ano? Apo! Oh, halika na, Mik-Mik. Meron akong extra na sanitary pad dito. Gamitin mo muna. Tutulungan kita. Ay, talaga po. Salamat po, Ate Pia. Menstrual Meats. Ang mga sabi-sabi ng mga tao tungkol sa pagreregla. Pwede kang maligo kapag nagkaroon ka. Tama. Ang pagligo at paglinis ng katawan ay dapat na ginagawa ng madalas. At mas lalo na pag dumating ang monthly period mo. Hindi totoo na magkakasakit ka o mababaliw ka pag naligo ka during your period. At baka makatulong pa ito sa pagpigil ng impeksyon during your menstruation. Ang pagkain ng mga maasim o maalat na pagkain ay makakapagpigil ng pagriregla.
Mali, walang kinalaman ng maaalat o maasim na pagkain sa iyong monthly period. Pwede kang kumain ng kahit na anong gusto mong pagkain. Hindi ka daw pwedeng magtatakbo masyado habang nire-regla ka. Mali, hindi mo naman kailangan mag-iba ng pagkilos. Actually, ang pag-increase ng physical activity ay nakatutulong sa pagbawas ng pakiramdam na masakit dahil sa menstrual cramps. Pero syempre, kung ang katawan mo na mismo nagsasabi na dapat magpahinga ka, sundin mo to. Depende talaga to sa katawan mo. Marumi ang regla! Mali! Hindi sakit ang pagre-regla. Isa itong natural na experience sa ating mga kababaihan. Sa menstrual cycle natin, nililinis ng mga katawan natin ang dugo at mga bagay-bagay na hindi na kailangan ng katawan natin. Walang ipinagkaiba ang dugo ng menstruation sa dugo na galing sa iba pang bahagi ng ating katawan. Ganun po pala yun? Isipin mo na lang na ang menstrual cycle mo ay isang friend. A red friend! Ay! Tama, Mik-Mik. Salamat, ate. Ako ang sumisigurado na malinis ang katawan mo buwan-buwan. Wow! At lagi mong tatandaan, huwag ka maniniwala sa mga sabi-sabi. Magtanong sa doktor. Ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw ay hindi hadlang sa kahit anumang gusto mong gawin, okay? Okay, bibisitahin kita buwan-buwan, pero hindi ibig sabihin hindi mo pananatili malinis ang iyong katawan. Tama siya, at may mga paraan para siguraduhin mong maging malinis ang iyong katawan at damit pag bumibisita si Red Friend. Tulad ng mga disposable pad na pinakamadalas nating gamitin, yun yung binigay ko sa iyo kanina, Mik-Mik. Pero may mga ibang options ka din ha, tulad ng tampon na nilalagay mo sa loob para i-absorb yung menstrual blood. Isang gamitan lang, tapo na agad. O kaya, para makabawas tayo sa kalat, pwede ka rin gumamit ng menstrual cup. Para itong isang maliit na cup na may imbudo or funnel na pinapasok mo rin sa loob para i-absorb ang menstrual blood. Pero ito ang rekomendasyon namin sa'yo, ang pasador. Ang pasador or reusable menstrual pad ay pareho din ang nagagawa tulad ng mga disposable pads. Pero ang maganda dito, tatagal to hanggang 3 to 5 years kasi pwede mo siyang gamitin ng paulit-ulit. Walang kalat at makakatipid ka pa kasi hindi mo kailangan bumili buwan-buwan tulad ng mga disposable na pads. At wala rin pagtagas, madali pang linisin. Mm-hmm. Alam mo bang pwede kang gumawa ng sarili mong pasador, Mik-Mik? Wow! Talaga po? Eh, parang gusto ko yan, Ate Pia. Eh, Ate, pwede pa akong tumulong? Oo naman, Kiko! Talaga! Ang kagamitan na kailangan mo, lapis, gunting, tailor's chalk, mga pin, measuring tape, sinulid at karayom, snaps, pliers para sa snaps, at balibon. At ito naman ang mga materyales na kailangan mo. Ang mga panakip o cover na dapat gawa sa cotton para komportable ka, at ang maganda, yung may disenyo pa. Kailangan mo rin ng isang pang-ibabaw at isang pang-ilalim, mga 18 inches by 12 inches or 1.5 feet by 1 foot. At kailangan mo rin ng tela na pang-absorb, mga gawa sa bamboo, cotton flannel o kaya mga lumang tuwalya. Kailangan mo ng 4 na soaker para sa isang reusable pad kasing laki rin ng printed na tela mo. At may tip pa ako sa'yo, iba-ibang set dapat. 3 layer para sa light to medium flow, 4 na layer para sa medium to heavy flow, at 5 layer para sa mga heavy flow pads. Maganda ito para handa ka sa iba-ibang klase ng flow kasi nangyayari yun. Para sa covers, ilagay mo ang iyong paboritong pad sa isang papel at itrace mo yung outline nito. Maglagay ka ng 1 cm na allowance sa paligid ng outline mo at gumuhit ng dots. Tapos gupitin. Ito naman ang nasa loob. Sukatan ang iyong pad tapos gumuhit ng parihaba. Gupitin ito.
At eto naman, gugupitin na natin ang mismong pad. Gamitin ang pin para idikit ang pattern mo sa tela, itrace ang outline, at gupitin. Para sa isang pad, kailangan mo ng dalawang covers, syempre. Tahiin. And lastly, butasan ng pad gamit ang balibol. Pero mag-ingat ha, ilagay ang snaps. Ate Pia, ganito po ba? Wow, ang galing Mik-Mik, tama yan. Salamat, Kiko ah. Ay, walang anuman, Mik. Basta kung kailangan mo lang ang tulong ko, nandito lang ako. So, paano po ang gagawin ko dito pagtapos na? Gawa ka ng maraming ganito, Mik-Mik. Kasi kailangan mong palitan ang pasador mo every 3 to 5 hours o depende sa pangangailangan mo. Siguraduhin mo rin gagamit ka lang ng tuyo at malinis na pasador. At magdala kayo ng reusable at waterproof na lalagyan para dito muna itatabi habang nasa labas ka. Tsaka ang kailangan sa mga pasador ay siguraduhin malinis at nilalabhan, sinasabon at pinapatuyo ng maigi. Kasi kung gagamitin mo ito habang basa pa siya, pwede kang magka-impeksyon o kaya yung magkapantal ka ng marami. At ayoko naman mangyari sa'yo yun. Sige, Mik-Mik! Gawa pa tayo ng pasador! Tutulungan kita! Salamat, Kiko! Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdaraanan yung mga babae. Bilib ako sa inyo. At dahil dito, sisiguraduhin ko ang mga kaibigan natin mga lalaki, eh hindi dapat kayo inaasar tungkol sa mga ganitong bagay. Eh, normal lang pala ito eh. Laging tandaan, ang pagreregla ay normal lang at hindi dapat kinakahiya, Mik-Mik. Kaya huwag kang mahiyang magsabi sa mga magulang mo o mga kaibigan mo, ha? Tulad namin! Tungkol dito. At di rin to ginagawang biro at di rin to dapat tinatago. Oo nga! Bakit kayo mahiya sa akin? I'm here to make you safe! At ikaw, Mix, lagi kang magdadala ng pasador, ha? Kasi dapat magpalit ka every 3 to 5 hours. Ganun ka dalas ka dapat nagpapalit. Opo, ate. At maliligo ako madalas para malinis ang aking katawan. Pero syempre, ugaliin nating maghugas ng kamay pagkatapos maglinis, tama? Opo! Ang Menstrual Hygiene Management o MHM ay isang importanteng bahagi ng wash, water, sanitation, and hygiene sa ating mga paaralan. Ang Department of Education released the DepEd Order Number 10, Series of 2016, o ang Comprehensive Policy and Guidelines on Wash in Schools or WINS, na sumusubaybay din sa Menstrual Hygiene Management. Over the years, DepEd has been working on improving water availability, female-friendly toilets, availability of sanitary pads, and access to information to improve the status of MHM as part of WINS. Kaya, Mik-Mik, hindi mo na kailangan mag-alala kapag dinatnan ka ng period sa school mo. So, Mik-Mik, handa ka na ba sa next steps ng buhay mo? Opo! Excited na po ako! At salamat! Nandito kayo! Ha? Nandito lang kami, Mik. Wala kang dapat na ikatakot, di ba ate? Tama.